Hey guys, today is nakamotor ako ngayon kasi pupunta kami sa vaccination site. Tinawagan kami kaninang umaga to have my first dose of vaccination. So, I'm gonna be showing to you kung ano yung process nila sa pag-vaccinate ng mga tao dito sa amin. So yun guys, I'll see you in a bit. Normal. Di pa siguro. Bago ka mag-upo ka ni abot, 144. Pero, bago ka makani abot. Okay, mas accurate itong manual. So, wait, assess mo na. Sorry, last time po natin. 144 over 94. Okay. Ato nito. May allergies sa pagkaon? Wala. Dito sa consultation, usually yung tinatanong lang naman nila dito is kung ano yung mga iniinom mo, ano yung mga sakit mo, if meron kang sakit, or ano yung mga nararamdaman ng katawan mo ngayon or in the past few days, mainuinom ka bang gamot, yung mga allergies sa pagkain, allergies sa gamot. So basically yun lang naman yung tinatanong nila dito sa consultation. Tapos sinecheck nila kung inuubo ka ba, ano ba yung nararamdaman mo, nilalagdat ka ba, etc. etc. So to check if acceptable ka to receive the vaccine. Ngayon nasa after na kami sa screening na ano na waiting na lang for the vaccine. And good thing yung lang vaccine karon is PFIZER. PFIZER. Let's wait. Wala akong naramdaman. Ang liit lang ng ano ng needle. $140.95 pag kanina. Hindi ka high blood? Strong papa. Anong papa? Kasi high blood nakasal. February 1977, ang birthday. Hindi, dad. 30. Mga 40 pa naman. Depende. Depende na sa gana sa imong dugo. Kanas ang taas. October ang next. October 5. Ito lang ba? Basically, madali lang yung vaccination process. Yung sa gate, dun ka mag-check ng temperature mo. And then next is registration. I-fill out mo yung details mo. And then after nyan, i-BP ka nila kung ilan yung BP mo. And then next is dun ka na sa doctor for consultation. And then yung upuan na yan is for vaccination area. And lastly is yung i-BP ka nila ulit after ng ilang minutes.
Hi guys, so time check, it's already 5:56. So I'm already working kasi yung trabaho ko is 5 PM to 2 AM. So far, okay naman siya. Hindi naman siya na mag yung hindi naman siya na mag pero masakit yung dito and then yung talampakan ko. So yun yung so far yung naramdaman ko ngayon. So far hindi naman ako giniginaw. Hindi pa ako nag-uminom ng Jessic kasi sabi nila if you will feel na masakit yung ulo mo, kalagnat ka na, pwede ka nang uminom ng paracetamol. But sa akin, antayin ko lang yun na makit yung ulo ko bago ako uminom. So yun guys, I'll update you later if ano mangyari sa akin. Pero sabi na mula na yung mukha ko. Time check, it's already 2 AM, so I'm about to go to sleep. And medyo sakit na siya sa balikat, hindi ko na kayang i-lift siya. So far yun pa lang naman yung effect niya sa akin. Ko na feel na nilalagnat or what. But yun pa lang yung ito pa lang yung balikat pa lang yung na feel ko. Sana huwag siyang lumala. Sana makayana lang siya ng katawan. Good morning. So, ayun, nasa labas na ako. Dahil kumakain ako. So, ulam, hotdog, and then I have milk, and then banana bread na gawa ni mother. So, yun. So far, ngayon, hindi ako nilagnat kasi nag-uminom ako ng Bi-Jessic kagabi. So I need to make sure na hindi ako magchichills. Yun lang naman kinatakot ko kahapon. So so far yung kanang balikat ko pa lang yung kaliwang balikat ko pa lang yung na-injikan yung may injection, yun pa lang yung masakit. And then ang hirap niyang iangat. Yun. So far yun naman yung effect sa akin. Wala naman siyang ibang naramdam. Medyo pagod lang yung katawan. Mabigat lang yung katawan. And then, kahapon parang nag-headache. Pero, normal. Normal na headache sa trabaho namin. So, yun. Wala naman masyado pang effect sa akin. Na as in yung malala. Huwag naman sana. So, yun guys. I'll probably update to you in a couple of days kasi sabi nila it will take effect a day or two pa daw after the injection. So update ko kung ano yung effect sa akin ngayon and tsaka bukas. So yun guys, and I will create a separate video naman for my second dose. So yun yung magiging basis ko. Sabi nila yung second dose yung mas matindi daw. Yun na nga. It's time for our vlog giveaway 2021. Watch my weekly vlog every Sunday 12 PM and answer the question in the video. Comment your answer and the most number of likes with the correct answer will win the GCash prize. It's 3 AM, so medyo matagal na din yung effect sa akin ng vaccine. Supposedly patulog na ako kasi tapos na yung trabaho. So so far yung masakit pa lang is yung ano, yung area kung saan tinusok yung needle. Rest is ano lang naman, parang pagod lang sa katawan. And naligo na din ako kanina kasi wala naman akong fever. So I think okay naman yung effect sa akin ng vaccine. So, wala naman siyang nagkaroon ng matinding problema. So far sa akin. So, let's try bukas for the last time. Bukas. So, it's gonna be 2 days is my second day. Ay, hindi bukas. Later. It's gonna be later. Try natin later if what's gonna be the result after matulog ako. So, today, wala akong cup. So today is the ilang days na ba ngayon? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Today is the 5th day since I got vaccinated. And so far,
on hindi ako naka-film nung the third day na kasi parang na-busy. So ngayon lang ako naka-film with regards to my vaccination. So far, wala naman ako na-feel na mas malala, thanks God. So okay naman siya. Aside lang sa dun sa mabigat yung katawan tapos yung part ng na-injection. Thank God, so far okay naman yung first dose na ko, and schedule for October 5 naman yung next, yung second dose ng vaccination. So if you haven't vaccinated, so I encourage everyone to get vaccinated. Hindi naman pinipilit kung ayaw niyo talaga. So it's our choice pa din naman, hindi man siya mandatory. But yun. So yun yung suggestion ko so far. So yun guys, thank you so much for watching. If you like my video, hit like, subscribe to my YouTube channel if you are new to my channel, and hit the notification bell button so that you will be notified with my next videos. All right, thank you so much guys for watching. Have a great day. Bye.